Meron kaming nadiskubre na sobrang lupit na sekreto ng sapatos na to na wala pang nakakaalam na kahit na sino. Pero syempre, bago ko sabihin yan, share nyo muna tong video na to at subscribe muna kayo sa YouTube channel namin at Rock and Soul TV. Let's go! Team lang yan ang tinasubre. Sige nga. Ito nang... Teka pala, tinamog siyang jackpot. So bago ko sabihin sa inyo kung ano yung malupit na sekreto ng sapatos na to, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga bagong stocks na dumating dito sa shop natin. So itong mga sapatos na to, itong dalawang red boxes na to, actually today lang to ni-release. So buksan na natin yung isa. So ang official colorway niya is White University Blue, Blue Carolina. So ito yung Dunk Low Reverse UNC. Normally, yung mga material na ginagamit sa Dunk Low is smooth leather. Pero dito, kung mapapansin nyo, yung white part is patent. So, mas madali siyang linisin. White lace niya, yung sa insole niya is kakulay lang din ang sakliner niya na UNC blue. So, ganun din sa may outsole niya. So, meron tayong socks nito. Actually, nirelease siya for women. I'm not sure kung magkakaroon din ito for men. First impression, ako naganda lang ako personally sa color na to. Kaya, medyo nag-stock ako ng madami nito at naghahanap pa din ako. So, meron tayong complete sizes nito, full size run, from size 5 to size 9 women. Ayun, available to sa tatlong branches natin. Alam niyo na kung saan. QC, dito sa Stansha, tsaka sa ATC branch. So, next na yung unbox ko is itong... same sila, today lang din to na-release. Ito yung Dunk Low Gym Red. Kung yung Reverse UNC is na-release lang for women sizes, ito naman, men sizes siya na-release. So, kung makikita nyo, parang same vibe sila ng Jordan 1 Low New Beginnings. Dati sobrang dami nating stocks noon pero na-sold out. So, ito yung chance nyo makakap ng same colorway ng Jordan 1 Low New Beginnings. So, yung color blocking niya, white, red. Actually, dun lang naglalaro pero meron lang dito sa may tongue niya na yellow stitching ng Nike. Ganun din sa back part niya. Sa ngayon, maka-compare ko siya sa Jordan 1 Low Cardinal. Pero pinagtabi ko sila kanina, mas maganda yung pagka-red nito. Mas kakulay nito yung Jordan 1 Low New Beginnings. Ayan, so alam nyo naman kung ano yung nangyari sa Jordan 1 Low New Beginnings. Sobrang taasan ng price ngayon. So kung gusto nyo ng mock-up ng pair na to, mag-DM na kayo sa Facebook, Instagram natin. Magpa-reserve na kayo kasi hindi ganun kadami yung stocks na dumating natin nito. So next na i-unbox natin. Ayan, itong black box na to is Jordan 1 Low OG na UNC Blue. So itong pair na to, actually nakikita ko na to before pa siya ni-release. So nakikita ko na sa yung pictures nito sa Instagram, sa Google. So hindi ako masyado na-impress. Pero nung nakita ko siya personal, ang ganda ng quality ng pair na to. Alam niyo naman yung silhouette ng Jordan 1 Low OG is mas slim siya compared sa mga retro na Jordan 1 Low. So eto, sobrang simple lang ng color blocking niya, sobrang simple lang ng colorway niya, pero ang linis. Madali siyang ternohan, so pwede siyang pang everyday na sapatos. Yung leather na ginamit, sobrang solid. Soft ng leather niya, ang ganda ng quality sa white part pati sa black part. Tapos yung outsole niya is UNC din yung color. Yan, so meron siyang kasamang extra lace din na UNC color. Yan guys, so imagine niyo kung gusto niyo palitan yung lace ng ganitong kulay. So bagay na bagay din. Ayan, so meron tayo nito from size 7 to size 13. Ganun din sa tatlong branch natin, available to. So kung gusto nyo makakap ng pair na to bago pa tumaas, especially magbe-Burmans na, alam nyo na kung saan kayo mag-DM. So eto na guys, eto na yung sinasabi ko nung simula na meron kami na-discubre na sekreto ng sapatos na to. Ang sapatos na to is Dunk Low Lottery Gray. Kwento ko lang sa inyo kung paano ko na-discubre yung sekreto ng sapatos na to. Actually, nung binili ko to, meron akong isang pair na binalik dun sa kinawanan ko ng sapatos kasi nga meron ako nakitang flow, nagki-chip yung paint niya. Ayan, so nag-search ako sa Google, chinek ko kung normal ba yun pero wala akong nakita. So ang ginawa namin, since may bakbak na siya ng maliit, sobrang liit lang naman. So ang ginawa namin, tinry na namin yung bakbakin ni Mark. Ang scratch ba, Mark? Parang may design, di ba? Oo. Sandstone. May gantong kulay na ba? Tapos paisley yung gilid. Ano natin? So ito pala yung first, guys. So since ang pangalan niya naman is Dunk Low Scratch of Coin, so naisip ko lang baka merong design na nakatago dito sa swoosh na to kasi sobrang dali naman mabakbak ng paint ng swoosh na to. So tinry namin, actually hindi pala siya madali. Tinry namin kasi napakahirap na mabakbak eh. Parang ayun lang paalam yung secret. Kaya nga secret kang bihira. Patience is the key. So ginamit namin to, tinry namin pang scratch dito. Hoping na, yun nga, para siyang katulad ng scratch it sa loto. Hirap na hirap kami, tapos ang konti pa lang na nababakbak namin, feeling namin sablay. So sabi ko, mukhang mali yata yung iniisip ko na merong secret na design dito sa swoosh na to. Wala? Wala. Pero ano eh, oh.
imposible yung ganyan tsaka linis eh. Team lang yun ang hinistrat. Sige nga. Ito nang... Teka pala tinamag siyang jackpot. Sabi na, yun, meron talaga oh. Diba? Imposible eh. Puro mga bata eh. Yan guys, so meron kaming pinifigure out dito. Tignan nyo naman guys. Sinira na. Sinira namin yung sapatos para lang malaman kung ano ba talagang design ng batsa tinawag na scratch off coin. Kasi imposible eh. So, tinry namin yung iba't ibang way. Kumuha kami ng piso dahil nga mas may kapit o mas may pangil yung coin na yun. So, tinry namin, ang hirap pa din. Tapos nung nabakbak na, may nakita kami na parang white na iniisip namin parang glue lang. So, parang iniisip ko, nagsayang na ako ng isang sapatos kasi parang mali yung inaakala ko. Tapos yun, nung chinagapan namin ng konti, unti-unti na kami nakakita ng mga patterns. Yan, tag. Oh, nga, may design. May design, no? Horseshoe. Ano? Parang horseshoe. Alam mo yung ano yung... Oh, di ba? Tama ako. Kasi wala pa akong nakikita ng ganyan sa ano eh, sa Google. Ang bihira. Na picture. So yan, tinry lang namin ni Mark. So feeling ko guys, meron talaga siyang design sa ilalim nung black na swoosh. So medyo mahirap lang siya tanggalin. Pero bagay, no? Mas maganda nga eh. Mas maganda yung design, no? Mas maganda yung design, yung design. Kala ko, nagsira lang. Ito niya guys. Diminish lang. Hindi na, tanggal oh. Tanggal ba? Wait lang ah. Wait lang ah, baka kasi makajackpot ako dito. You watch it first here. Una, kala ko parang paisley yung design niya, pero hindi pala. Sobrang astig ng nakaisip ng design na to kasi hindi mo akalain kasi kung ikaw yung bibili ng pares na to, parang eto palang okay ka na eh. Pero nung nakita namin yung kung ano yung nilagay na design dito ng Nike, na-amaze kami. So pakita ko sa inyo kung ano yung details. So eto na yung resulta na binakbak namin ng paint na swoosh. So makikita nyo yung design dito. Para siyang paisley sa malayuan, pero pag tinignan yung details ito, yung mga nakalagay na image dito is yung sa slot machine. So kaya pala tinawag siyang Dunklo Lottery. Para siyang sa casino, para siyang sa slot machine. So makikita nyo merong mga dice, may diamond, may horseshoe, may cherry, may number 7. So yun, kung ano yung normal na nakikita nyo sa slot machine. So yun yung design. Tsaka yung color niya is naging orange. Kasi nung una pa lang, chine-check namin, parang color red yung nagkaroon ng paint chip dito. Pero nung binakbak na namin lahat, naging color orange yung swoosh na feeling ko mas bagay sa white and gray na color blocking ng sapatos ito. Ayun guys, so comment down below kung ano opinion nyo sa gimmick ng Nike na to. At kung kayo ba ay may ganitong pair, babakbakin nyo rin ba or mag-stick kayo dito sa black na swoosh lang. At syempre, para maging updated kayo sa lahat ng ginagawa namin, follow our socials, Facebook, Instagram, Rock and Soul PH, at sa YouTube channel namin, Rock and Soul TV. So, ingat, God bless, peace out!